Magandang araw, welcome po sa FTB mga ka-channel. Sir F here once again for another episode of Tech Tips, Tutorials, and App Recommendations. Kung kayo po ang tatanungin, alin po ba sa text message at sa chat ang mas effective sa pag-notify sa ating mga kamag-anak at kaibigan? Kung kayo po tatanungin. Sa tingin ko po siguro, sa tingin ng mas nakararami at base sa ating experience, mas effective ang text message dahil mas madalas naka-power on yung ating mga cellphone pero naka-off naman yung ating messenger or chat app. So pagka ganun, ano, hindi po magiging real time, ano, yung pag hahatid natin ng message. Kung ganito ang problema nyo karaniwan, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel na ito, pakiclick ang subscribe button at ganun din ang notification bell para lagi po kayong notified sa mga useful and helpful tips kagaya nito. Kung nagawa mo na at interesado ka, watch until the end. Pag-usapan na natin. Let's do this! Ito na tayo sa ating Android phone, mga ka-channel. So, kagaya ng sinabi ko kanina, paano tayo makakapag text message or SMS kapag sa panahon na tayo ay walang load. Okay, mga ka-channel, nandito na tayo sa screen ng ating Android phone. So, pupunta tayo sa Play Store. Hanapin natin yung application na pwede tayong mag-send ng SMS or text messages sa panahon na tayo ay walang load. O kaya ay para ma-notify natin yung ating mga kakilala, ano, kapag hindi sila naka-online. Ano? Ang problema kasi pag hindi naka-online, hindi nila mababasa agad. So pag text message, malamang sa malamang na mabasa nila agad. Okay, so dito tayo sa search. Okay, so ita-type natin yung apat na letters, F, S, M, S. Okay, click natin yung search. So, ayan, mga ka-channel. Ito yung tinutukoy kong app na pwede tayong mag-text. So, dito, kapag hindi pa naka-install, kiklik nyo lang yung install. So dahil ang sa akin ay naka-install na, so meron siyang update, no? So this time i-update ko na lang sa akin. Okay, na nag-install na yung update sa aking FSMS app. So pag-usapan natin ano ba yung mga feature niya, no? Oh, okay. So ito, no. Ayan, no. So para din siyang cellphone na online na meron siyang contacts number, no? Contact number sa kanyang application, sa kanyang program. Okay, so i-open na natin. Natapos nang ma-install yung update, click open. Yahoo! Or pag nasa labas tayo ng Play Store, doon tayo sa pinaka home screen ng ating Android phone. So dito, kung makikita nyo, naka-save na yung mga numbers ng aking binigyan ng text message. Okay, so ayan, makikita rin. So mag-appear yung pinakahuli doon sa pinakahuli yung message doon sa taas. Okay. So ang gagawin natin, kiklik lang natin iring itong pencil icon sa baba, itong blue na may pencil icon, click natin. Skip. Okay. So dito sa taas,
Sabi ko, enter name or number, type natin yung name. For example, okay, so for example, ito, si Sir Frank Diaz. Mayroon ako mga previous messages. Type lang tayo. So after natin mag-up, type ng text, click natin yung send button, itong parang itong icon sa gawing kanan, yung bilog, yung may aeroplanong papel. So i-click lang natin yan. So meron siyang countdown, ano? Hindi siya agad nasi-send, pero pag natapos yung countdown, sigurado magsisend na siya. Hintayin lang po natin. Libre lang ko naman. Okay, yun. Sabi niya, message sent. Ayun, no? Sure po yun, mga ka-channel, no? Na nasend na. Kung para po matiyak nyo, magre-reply po siya. Ano? Sabihin niyo lang po na sa number niyo totoo mag-reply. Ito po ay FSMS. So, mas maigi po, sabihin natin na kung sino po yung nag-send. Ano? Sabihin niyo po kasi yung number po lilitaw doon sa cellphone ng ating tinex ay hindi recognized. Ano? Sabihin niyo lang po, ako po si ganun. Kung makilala kayo. So, magre-reply po. Sabihin nyo, magreply doon sa totoon yung number. Hindi FSMS. Anyway, makikita naman po nung tinext nyo na mayroong nakalagay na send via FSMS. Huh? Ayan. Okay, mga channel. So, kung lalabas tayo, click lang natin yung back arrow. Ayan, no? Huh? Kung muli tayo magte-text, click uli natin yung pencil icon. So, kikiin na uli kayo ng name. No? Okay. Siyempre, yung name po dapat nakasave sa inyong phone. No? Wala pong lilitaw na hindi nakasave sa inyong phone. No? Babase lang po sa inyong phone contacts. So, ayan mga ka-channel. Ano? Ituro ko sa inyo kung ano yung app na pwede gamitin para mag-send ng text message or SMS sa ating mga kakilala, kamag-anak, ano, kapamilya, kapuso, sa mga sa mga panahong hindi sila online para malaman agad nila yung ating importanteng mensahe para sa kanila. So that's it mga ka-channel. Kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, please support this channel, paki-like, mag-subscribe at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga useful and helpful tips gaya nito. Kung meron po kayong mga katanungan, comments, video suggestions, or may sarili kayong tips na gusto nyo i-share about this video, please don't hesitate to type it in the comment section below this video. Once again, this is Sir F always saying, share something good because it is good to share. Thanks for watching. God bless and take care. So I'm sharing you here our soul food of the day.